Pa-public na siya. Wala naman sa akin tumama yung hangin. Paubos na natin ito. Siyan mo na. Public. Oh, may hikaw pa. Palilimusan ko to. Ito. Ah. Pressure. Marami nag-ano sa akin ito eh. Hindi pa tumating yung magkala ng tubig. Asa ka rin si Pati. Bakit? Gusto lang yung ligas. Hanapin mo. Baka dyan lang rin nag-ano sa akin. Asa na ba? Baka konti na rin itong ano. Aroma area. Apat na lang. Aray ko. Kent Ramos. Sinar mo na ba? Sabi ko, share mo muna eh. Kent Ramos, mapagpalang gabi sa'yo. Pagpalang gabi sa lahat. Kaming ano? Astray. Sino to? Chris Angel Arneri. Pagpalang gabi sa'yo. Asa na ba yung salamin ko? Sakit sa mata. Sinar mo na to. So, shoutout sa 10 viewers natin. Kevin Orinor, mapagpalang gabi sa'yo. Oy, Aldrin, mapagpalang gabi sa'yo. Shoutout nga pala sa mga dating kabanda ko. Kila Aldrin Castillo sa Montalban, Rizal. Screamo daw. Screamo pre, screamo. Mapagpalang gabi kay Renato Milosa, shoutout sa iyo bro. Padami lang tayo ng view. Ayun, natagal-tagal tayong hindi ano no, nakapag-lecture tsaka hindi tayo nakapag pakita ng mga gamit. Masyadong busy kami nung mahal na araw kasi ano, napakaraming ginagawa dito. May mga umattend dito na hindi namin mga member pero ano sila, naki-join, nakipagtahas. So yung mga in-expect ko na maraming darating na hindi namin ano, hindi namin member, pero kaunti lang yung dumating. Siguro lumakad sila ng kanila o nagtahas sila ng kanila. Kaya, ano, kaya siguro hindi nakarating. Hercules Caron, Bulataw, mapagpalang gabi sa'yo, shoutout sa'yo. Kenneth Anthony Kalipayan, mapagpalang gabi sa'yo. Rhea Nugoy Prieto, shoutout sa'yo, mapagpalang gabi na rin. Sa lahat po, mapagpalang gabi sa ating 24 viewer. Chris Atuel Arneri. Chris Angel Arneri. So, shoutout sa'yo, mapagpalang gabi. Ayan. Antay-antay lang tayo mga lods, pa-share na rin yung ating video, yung ating live. Ah, ang init. Hindi ko malaman kung ano gagawin ko sa buhok. Kamusta po, Commander? Mapagpalang gabi. Dexter Bitin. Ayos naman, bro. Shoutout sa'yo, Dexter Bitin. Danilo Carollo, mapagpalang gabi. Shoutout sa'yo. Shoutout po sa lahat ng nanonood sa atin. May iba't iba po bang pamamaraan ng pagbuhay ng medalyon? Opo, meron po. Depende po sa aklat na gagamitin nyo. Tanong mula kay Richmond Francia Pascua. Daniel De Los Reyes, shoutout sa'yo. From Glan, Sarangani, Mindanao. So yun, shoutout sa inyo sa lahat ng mga taga Sarangani dyan sa Mindanao. Roy Leonero, shoutout po sa inyo. Commander, napanaginipan ko kayong dalawa ng tabunan. Sorry bro. Christian Rocco, shoutout sa'yo, mapagpalang gabi. Tad-tad na.
Dave Benlot. Taga Bukid nun po ako. Need ko pong gamit niya. Maraming swerte dito sa amin. Magkano po ba? Depende po sa gamit. Mamaya papakita ko. Ah, grabe, grabe yung init ng traffic. Galing po kami sa ano kanina, sa Quiapo. So, namasyal, pumunta doon. Namiss namin kasi ang tagal. Commander Alvin Parohinog po, mapagpalang gabi sa inyo. So yun, Alvin Parohinog, shoutout sa iyo. Mapagpalang gabi na rin. Merlita Samson, ayun si Ma'am Merlita na laging always watching sa atin, isa sa followers natin lagi na nakaabang sa ating live. So yun, mapagpalang gabi po sa inyong lahat. Axel J. Bon, nawala na, ang bilis. Axel J. Bon, Taote Pado, mapagpalang gabi, shoutout sa iyo. From Kiamba, Sarangani Province. So, daming taga Sarangani dito. Okay, Bentot. Ah, Benlot pala. Dave Benlot. Sorry. Dave Benlot. Sorry kung ano. Bentot taloy. Kasi malabo yung... Kunin mo naman kasi yung salamin ko doon. Grabe ka naman. So, shoutout sa ating 44 viewers. JR Ragasa, shoutout sa'yo. Magandang gabi daw sa lahat na nanonood. Pagbati kay mula kay JR Ragasa, JN Ralonsa, Patawig, long time no si Commander, mapagpalang gabi. Rowel Arpon, shoutout sa iyo, mapagpalang gabi sa iyo. From Samar, shoutout po sa lahat ng mga taga Samar. Chris Atwell Datuin, mapagpalang gabi din sa iyo, shoutout sa iyo. Gemma James, shoutout din sa iyo. Alitaptap nga, mabilis sa inyo, pwede ikwintas. Pwede po, ma'am, Gemma James. Wait lang ha, tinagtad nyo na naman po ako. Johan Balme, shoutout sa'yo. Boy Negros Bobby, shoutout sa'yo. Luis Lucito Agapito. Ano yung sinasabi ni... Tali mo na lang, buhok mo, Lods. Hindi po matatali kasi yung pagkakagupit ko, Lods, ayan o, maiklito. 2 layers po kasi siya. Tignan nyo, maikli dito. Oh. Hindi siya pwedeng itali. Kasi mainit, kaya nagpa-trim lang ako. So, nagpa-iwan na rin ako ng mahaba pa rin. 2 layers scream cut kasi yung pinagupit ko, kaya ganito yung buko. Pag tinali ko to, ang may iwan dito, itong maikli. Ayan o. Oh. So, ayun, yung gupit natin, scream cut. Hindi nyo siguro alam po yun, oh, scream. So, isa pong genre ng mga rakista. Boy Negro Bobes, shoutout sa'yo. Renato Melosa. Bro, Idol Commander Leon, kailangan po ba may orasyon ang mutya ng kidlat? Ano naman po ang orasyon para sa kidlat? Bro, bahagian mo naman ako. Ang ginagamit namin dyan, matametamekam. O kaya namang kuram. Nikloy Agalya, shoutout sa iyo. Mapagpalang gabi dyan sa inyo sa lahat ng mga taga Negros Pontevedra. So, sana, Tol Nikloy, makapaggamutan tayo dyan ulit. Hanap ka ulit ng sponsor para makapunta tayo dyan. Sponsor lang naman kailangan natin dyan para makapanggamot para sa ating pamasahe. So, yun lang naman ang ating pamasahe lang. Ang kulit ng buhok ko. Nahangin. Tutok naman kasi electric pad. Delondra 230, hello din sa iyo. Shoutout po kay Delondra 230. Para kang si Batosay. Sagupit mo, Batosay naman 'to. Alan Borneo, shoutout sa iyo, mapagpalang gabi. Ronel Tejero, shoutout sa iyo. Mapagpalang gabi, Commander. Watching from KSA. So ang lalayo po ninyo. Sabi ni Noel Solis, Commander, mapagpalang gabi po. Sa wakas, nakapanood na po ako ng live mo. Ay, thank you po kung talagang inaabangan nyo po. So, yun mga Lods, maglalabas tayo ng mga mutya dito na kinonsagrahan natin ng mahal na araw. Then, nanggaling po sa mga mangyan ng Mindoro at yung iba po, yung stock natin dito. So, tignan ko kung may palaman na to. Yun, may palaman na.
Tapos ganun pa rin yung pre natin, mga lods. Yung nakita na ni Mrs. yung salamin. Magiging lolo na naman tayo. Kasi nahirapan po akong bumasa talaga. Nagsimula tong ano sa mata ko nung meron po kasing ginagawa dito sa likod, yung resort na ginagawa po namin. Gumagawa po kami ng resort sa likod para tatanggap po kami ng booking. So yun, spiritual na resort po ito, kakaiba. So ayun, walang nagwe-welding. Ako po nag-welding. Ako gumawa ng mismo yung mga ginagawa dito. Ako gumagawa kanina. Nag-welding din ako bago bumiyahe. Kaya yung mata ko na ano na sa welding. Mapagpalang gabi po, Commander. Punta po kami bukas dyan sa inyo. Pagamot ko po tatay ko. Okay po, sige po. Welcome po sa lahat po na magpapagamot. Pumunta lang po kayo rito. Pwede po kayong pumunta. Yan, pasensya na at nagsalaming na po ako. Kasi anti-radiation po ito eh. Anti-radiation, tapos wala naman siyang grado, pero pagka-suit-suit ko siya, parang gumaganda yung paningin ko. Magandang gabi po, Commander Leon, kay Renz, Kyrie. Kanina, yung Benlot, Bentot na ang basa ko eh. Dave Benlot, naging Dave Bentot tuloy. So, pasensya na po, talagang tinamaan tayo ng radiation ng ano, ng welding. Jan-Jan di Talde. So, shoutout sa'yo, mapagpalang gabi. Amang Banal, shoutout din sa'yo. Edna Kisig. So, 94 views na po tayo. Froilan Manila, salamat po, Commander. Okay po, welcome po. So, ayun mga lods. Pakita muna natin yung mga mutya din bago po tayo magbibigayan po dito ng ating orasyon na ipagkakalob natin mula sa aklat ng sekreto ng tatlong M, 9 llaves. Kung may nakita po kayo, kung may naririnig po kayo sa akin, 7 llaves. Yung 7 llaves po, ito po ay kaano po ng kaibahan po ng 9 llaves. Iba po yung ano, iba po yung 9 llaves sa 7 llaves, mga lords. Robelio Onelec, shoutout sa'yo. Buboy Espanyol. Ano yun? Nawala na. Ngiyok, ngiyok. Buboy Espanyol Capsa. Masarap sa matang welding. Sobra, sobrang sarap. Maayong gabi din sa imong tanan, sa Kaisiwal. O, di po ako Bisaya ah. Natututo lang po ako sa inyo, sa mga bati-bati nyo. Kaisiwal Mabuang Christopher Senior. Good evening. Totoo po ba na isa lang at kakaiba ang mga totoong mutya? Isang malaking kalokohan po yan, IMEM, IMOM. Alam mo, Lods, ganito yan, sagutin natin. Ayun, shoutout kay Yasi Choi sa ating number one follower po natin yan. Gandang gabi sa'yo. Ganda down here. Thank you. So, yung tanong po, no, babalikan natin yung tanong. Totoo ba na ang mutya ay iisa lang at hindi kailangang marami? Ganito, Lods, no? Magmula na naghahanap ako ng mutya sa magmula bata pa naghahanap ako ng mutya. Hindi ka siguro maniniwala kung sasabihin ko sa iyo na maraming mutya ang nakukuha ko. Example, papakita ko sa iyo, napakarami nito. Ayan. Linta. Ang lalaki pa oh. So, ibig sabihin, pag marami na siya, hindi na siya mutya. Dito, ang dami ditong, pag pumunta ka rito, tinatawag nga nila tong lugar ko na House of Omo eh. Kasi sobrang dami ng Omo sa Kapel Ligiran, napakarami. No? Na napakarami po ng ano, napakarami po ng mutya dito. Magsasawa kayo sa mutya dito. Dito pag tinignan ninyo, ipinakita ko sa inyo yung lagayan dito, dalawang kwarto puno ng mutya. Tapos, ang sabi ng iba, pag mutya daw isa lang, kaya nga daw mutya. Bateka. May aklat po tayo dito ng mutya. Mga pangalan ng mga mutya, paano makukuha, saan makukuha, anong araw, no? Anong buwan na lumalabas sila? Kaya kung mapapansin po ninyo, napakarami kong mutya dahil pinag-aralan ko po talaga sa aklat ng mutya yan. No? At ang mutya, karaniwan po yan makukuha lang sa Pilipinas.
Katulad ng bato Omo, 'di ba 'yung bato Omo? Umarkila ako ng bako, hinuhukay siya dun sa Mount Makiling. Hinuhukay ng bako. Kung makita po ninyo, kada uwi ko po rito, isang tonelada ang dala ko o higit pa. Sipin po ninyo isang tonelada, napakarami po nun mga lods yung isang tonelada. So, ibig sabihin, isang 1,000 kilo, no, ng bato Omo. Pero di ba per cave siya? Kung per cave siya, at marami, kapag ka nakuha mo ba marami, hindi na yun Omo. Hindi po ganun mga lods. Yung mga salita na yan, mga haka-haka na yan, ang karaniwan na nagsasabi niyan, yung mga bobo. Bakit po? Kasi unang-una, kaya mo matatawag na bobo ang isang tao, dahil bibigyan niya ng kasiguruhan yung kanyang sinasabi na wala namang katotohanan. So, yun po yun. Yun po yung katotohanan nun. Paano nila masasabi na ang mutya ay nag-iisa lang? At kaninong kwento nila narinig ito? Kwentong kutsero, kwentong barbero, o kwentong haka-haka ng karaniwan ng mga baguhan sa espiritual? Hindi po ganun. No? Pinamamalian ko tong salita na to dahil hindi po totoo at walang katotohanan yun. Pag sinabing mutya, may mga mutya na likas na nakukuha lang natin na isang piraso lang talaga. Isang piraso lang. Pero paano kung nagkakataon na marami nga ang nakuha mo, kagaya ng bato Omo, hindi na siya mutya? E ano natawag doon? Bato na lang. So, hindi po yun. Hindi po ganun. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, nililinaw ko sa inyo, no? Sa haba ng panahon na naghahanap ako ng mutya, so kung makita ninyo dito, napakaraming mutya dito sa lugar ko, at talagang ipinapakita ko sa tao yung mga tunay na mutya at yung mga peke na mutya na gawa lang ng tao, no? Hindi gawa ng kalikasan. Pag sinabing mutya po, ito yung katotohanan. Pag sinabing mutya, gawa ng kalikasan, hindi po gawa ng makina. Yun po yung katotohanan dito sa mga mutya. Paano mo maipapaliwanag na yung linta naging bato? Sabi nila, 1,000,000 years. Hindi po lahat 1,000,000 years. Yung iba talagang likas na nabubuo lang ng maaga at may pangangalaga ng mga hindi nakikita. Kagaya po ng mga elemento. Kung minsan naman may mga mutya na makikipag-agawan ka talaga sa elemento. May mga mutya po na makukuha tayo sa tag-ulan, may mga mutya na makukuha sa tag-araw. Depende po yan sa klase ng mutya kung kailan nyo hahanapin. So sa amin, ganito po, ang mutya ng tamilok o mutya ng linta na tinatawag natin sa Katagalugan, mas marami pong makukuha niyan kapag bagyo. Bakit po kapag bagyo? Kapag bagyo mga lods, ganito kasimple yan. Kaya makakakuha ka ng mga mutya ng tamilok, yung mga bato na nasa ilalim, no, nasa dalampasigan o sa tabing dagat, pag umampas yung alon, yung mga nasa ibabaw, na mga napili na namin, nasilip na namin kung may mutya o wala, hahatakin yung papunta dun sa malalim, then yung mga nasa ilalim, sila naman ay tutulak papunta sa ibabaw. Then hindi naman namin pwedeng kunin yun pag bagyo dahil pwedeng mapahama kami o mapanganib. Maghihintay kami ng tag-araw. So pag maghihintay kami ng tag-araw, magkakaroon ng low tide. So pagka nag-low tide yung dagat, so doon na namin iisa-isayin yung bato, nasisilipin doon sa mga butas niya. Meron kasi mga butas yan. Meron silang hinihingahan. Di ba pinakita ko na po sa inyo yung mutya ng tamilok live na kinukuha namin? O yung mutya ng linta, binibiyak ko yung bato sa loob nun. Nandun yung mutya. Kitang-kita nyo na talaga nasa loob talaga siya ng bato. So, yun yung katotohanan dun. Paano na, may napansin akong tanong kanina, no? Paano malalaman ang mutya kung tunay o hindi? Mga lods, alam nyo, paano malalaman yan? Kasi, iyan ay tawag dito, bukod sa hugis, ginagamitan din po yan ng magnifying glass. Tandaan po natin na magnifying glass. Kung gusto nyo makakita ng peke, papakita ko sa inyo yung mga peke.
So ito mga lods, para aware din kayo, no. Ito nakalagay dito, fake na mga mutya. Ito mga lods, pag may nakita akong mga fake sa Lazada at may nakita akong mga fake na binebenta kung saan sa mga post, binibili ko po 'yon para maipon ko, para maipakita ko dun sa mga tao. So ito nakikita natin dito, no. Tandaan natin, ha, ito ay isang uri ng shell na matatagpuan natin sa tubig, alat o sa dagat. Hindi po ito nakikita sa tabang. Baka pagkamalian po ninyo. Wala dito yung kasama niyo. Saan kaya nilagay? Wait, hanapin ko lang yung kasama niya. Ay, mamaya, ibalik mo po ganito. Ito na. Ito na. Kaya yung tubig. Inom lang ako mga lods. Nakakabuhaw magdaldal. Nambola pa si Mang Jose. Shoutout kay Mang Jose. Shoutout sa'yo bro. Para maintindihan po ninyo, hindi po kayo mapeke. Ito po ay isang uri ng shell na matatagpuan natin sa tubig alat. At nilalagari po ito ng lagarin bakal dito. Puputulin nyo yan dyan. Ito sa may palatandaan sa may kamay ko. Puputulin nyo yan dyan. Nang ganito, kanipis. So, ayan. Yan siya, mga lods. Ito rin yan. Kapag kanilinis ko at grinder ko, maganda rin yan. So, yung ito yung pinakapuwit. Ito yung makikita nyo sa loob pag pinutol nyo. Diba mukha siyang ipo-ipo? Ang tawag po nila dito ay mutya ng ipo-ipo. Pero kung susuriin natin mabuti, bakit siya tinawag na mutya ng ipo-ipo? Kasi yung design po niya mukha siyang ipo-ipo. Ito po ay peking mutya ng ipo-ipo. Hindi po yan ang tunay na mutya ng ipo-ipo. Nung nakaraan taon, last year, may nakuha kaming mutya ng ipo-ipo. Isa sa nakuha ko, then yung taga Mindoro namang yan na nagpapabenta sa akin ng mga mutya. So, meron din siyang mutya ng ipo-ipo. Bato po siya, nakala mo may katol. Ganto lang po siya kalaki. Kumisan malaki rin. Yung iba, ganito kalalaki. Ganyan yung mga mutya ng ipo-ipo, mga lods. So, hindi ito. Put yan ang shell. Pero, kung tatawagin mo to na mutya ng ipo-ipo, ito yung peking mutya ng ipo-ipo. Kasi ang tawag dito ay put ng shell. So, pero may gamit to pag nakakita kayo sa dagat ng ganito, mga lods, kunin ninyo. Yung tinatawag na moonstone na nabibili sa Quiapo na tinatawag niyang nilang mutya ng talabong, mutya ng talabong, kung itlog ng talabong, hindi po 'yun. Peke din po 'yun na itlog ng talabong. Ang dami ko pong mutya ng talabong na ipapakita po sa inyo, o mutya ng tagak. So, yun, kung meron kayong moonstone, moonstone po ang tawag doon, no? Hindi mutya ng tagak o mutya ng talabong. Yung moonstone, ipapatong nyo po dito sa ibabaw. Then, pag naipatong nyo yung moonstone, ilagay nyo po doon sa tindahan ninyo. So, mag-aano to eh. Yung pag-ikot ng kanyang spiral, so, yun yung tumatawag ng customer. So, pampaswerte po siya sa ano? Pampaswerte po siya sa tindahan. Hindi po siya pwedeng tatawagin natin na mutya ng ipo-ipo. So, sana po naintindihan nyo yan. Marami man magalit sa akin na nagtitinda na ito, marami man magalit sa akin, wala akong pakialam. No, magalit kayo kung gusto nyo magalit. Hanggang galit lang naman yung kaya nyong gawin. Huwag lang kayo mananakit. Basta, yun lang po, yun sa akin. Ito po ay puwit ng shell at hindi ito mutya ng ipo-ipo. May gamit pa rin to. Ngayon, kung nakakita kayo ng binibenta to sa Quiapo, wala po tayong pakialam dun. At may gamit naman talaga to eh. So, binibenta nila to para makatulong sa inyo sa mga nag-aanap ng pampaswerte. No? Then, kung nag-aanap kayo ng pampaswerte, samaan nyo rin po ng sipag. Hindi lang dun sa puro pampaswerte nyo, iasa yun lahat. Meron din po ditong tinatawag na mutya ng dahon na naging bato. So, fake din siya. Pag inilawan natin to, ang makikita natin sa loob nito, kulay puti. Hindi po kulay dilaw. So, yan, nakikita natin.
fake siya na dahon na naging bato. Hindi po ganito. May nilabas na ako na dahon na naging bato eh. Then, ito naman po yung sinasabi na magkakapit na shell. Yung magkakapit. No? Ito ay gawa pa rin sa marmol. Kapag kasi nilipunin ninyo ito, makikita ninyo yung sinasabi ko. Gawa sa marmol. Ito naman po ay gawa taklobo. O halaan. Alam nyo po ba yung halaan? Masarap kainin yun. Isa sa mga ano. Ito po, ang pagkakagawa po nito, no, sasabihin ko sa inyo, malagkit to. Ginawa ito sa pamamagitan ng grout. Alam nyo po ba yung grout? Pag meron kayong tiles, yung gitna nun, yung pagitan nun, yun yung nilalagay doon. So, paano ba to nililikha o paano to ginagawa? Paano siya nagiging ganito? Yung halaan o yung kabibe, lalagyan mo ng grout dito sa bandang kanan, lalagyan mo sa kaliwa, din pagsasaklobin mo, patutuyuin mo. Pag natuyo, tatanggalin mo yung balat, magiging ganito na siya. So, yun po yung katunayan, ha? Hindi, papakita ko sa inyo yung mga tunay at hindi. Ito naman, halaan din siya, nilagyan lang siya ng simento. Ayan po yung simento, kitang-kita. Nilagyan lang ng simento. So, yung mga ganito, binibili ko talaga to. Then, meron po ditong itlog. Itlog daw ng talabong na maliit, pero pag inilawa natin, puting-puti siya, marmol. Diba? Puting-puti. Wala kang makikitang kahit isang similya man lang dun sa loob niya. Tanda natin ha, kapag katunay na itlog, may similya dapat sa loob. Kahit na iyan ay bato na, may similya pa rin sa loob. Yun po yung mga palatandaan ng mga peking mutya at tunay na mutya. So, ito, gawa pong rumblon. Ang tawag po nila dito ay infinito egg. So, tandaan po natin ha, marmol to mga lods. Hindi, nagmumukha lang siyang totoong itlog. Pero hindi, marmol siya. Ako na nagsabi sa inyo, sa rumblon ko to talaga binili dun sa gawaan ng mga ano, para may papakita ako. Ang tunay na itlog, ito, tignan yung kaibahan. No? O, infinito egg din siya. Pero tignan nyo kung marmol. So, di ba malaki ang pagkakaiba nila at diferensya nila. So, ano pa ba? Peking trabongko. So, kahit tapatan mo ng ilaw to, hindi to liliwanag. Yung trabongko ko, naubos na loads eh. Kaya wala po ako maipakita sa inyo. Yan, tutukan ko ng ilaw. O, wala. Walang pagbabago. Hindi man lang nagliwanag. Yung mga tunay na trabongko loads, pagka tinutukan mo ng ilaw, iilaw. O, kaya naman kahit hindi mo tutukan, iilaw yun sa dilim. So, yan yung peking trabongko. Tandaan ninyo, ha? Dapat umiilaw yan. Ano pa ba? Peking mutya ng tubig. So yan. Peking mutya ng tubig. Ito po ay gawa sa fiberglass. Tandaan natin ha. Ito yung tunay oh, na mutya ng tubig. Ay, bigas pala to. Mutya ng bigas pala itong nandito. Wait, mamaya pa ako papakita ko yung mutya ng bigas, tunay. Mutya ng luya-luyahan. Akala nyo, tunay na luya, oh. Oh, may itim-itim pa siya sa loob. Ang gagaling, ano? Ang gagaling nila gumawa. Kaya, mapagkakamalan mo talagang, ano? Tunay. Ito, peking bato omo. Durog. Wasak na siya. At yung pag nilagay mo sa tubig, magliliwanag. Wala na yung battery niya, lobat na to, mga lods. Kasi naiwan ko na nakalagay sa baso, so nalobat na. Ito po, meron pong battery ito sa loob. Gawa siyang Taiwan. Tandaan po natin, marami po sa online yun. Baka mabiktima kayo. So yan yung mga peke na pinakita ko sa inyo na isa sa mga palatandaan, no, mga lods, para alam ninyo kung ano yung peke at hindi. So, yaan nyo, mag-iipon pa ako ng mga peke para ipakita ako sa inyo. At, ayun, sana natutunan nyo. Mutya ng ipo-ipo na original, wala na nga, Lods. Last year pa, nabili na sa akin yun. Tsaka bihira yun. Isa sa mga mutya na bihira makita. So, ayun, mga Lods, may papakita ako dito. I-mine nyo kung gusto nyo. Ang tatanggalin ko lang dito, ito. Yung infinity egg.
Yan lang hindi ko isasama sa palilimusan natin. So, ang marami dito, hindi ko malaman kung mag-channel lang ka, malalaki. Ito mga lods, mutyanan langgam, pero nasa loob siya ng bato. Ayan, nakikita niyo yung mga dot. Yung mga dot, yung mga tuldok-tuldok dun sa loob. So, ayan, mutyanan langgam sa loob ng bato, dun siya naninirahan. Tumigas na siya. So, ito tunay na mutyanan langgam. Then, meron din mutyanan langgam na maliliit na butil. Pinakita ko na po sa inyo nakaraan. Ito, pinalilimusan po natin. Inibigay lang natin ng 1.5. So then kapag umorder kayo nito, ang libre nyo, may libre kayong tatlong bato Omo, then 10 elements. Mutya ng alimango, ewan ko lang po, titignan ko rito kung meron pa. So, sino magmamain dito sa 1.5? Kung may magmamain dyan, tanggalin ko nga muna yung book. Ang dami pa palang order dito, hindi pa nababalot ni Mrs. Kaya pala nagwawala na yung mga customer natin na iba. Bukod doon, meron pa ditong manalo test. Okay kay manalo test. Wait lang manalo test ha. Ikaw, kung ikaw yung lilimos na ito, papakita ko sa iyo yung mga pre. Wait lang, tawagin ko si Mrs. Hal! Lika muna dito. Tinakbuhan mo na naman ako eh. Manalo test. Itatin mo na lang. Ito yung tinatawag natin na, ito bigay lang to mga lods kaya pinamimigay ko rin. Manalo test, PM mo to. PM mo to ah. Ay, thank you po sa nag-send sa atin ng star. Thank you po. Manalo test, ipaki-PM po itong Song Hajin. Ayan po, kinoment ko sa comment box. Ang tawag po dito, maliit lang talaga to. Tapos mabigat. Peace pearl. Kung meron pong cave pearl, meron din peace pearl. Binigay sa atin to ng kaibigan natin doon sa Mindoro. Marami siyang nakukuha na ito. Ewan ko kung saan niya nakukuha. So, kay Manalo Tes, ito yung isang pre. Sure nyo lang po yung imamay ninyo, ah. Nakukunin ninyo. Okay, meron doon daw siya name. Then, meron kang 10 elements. Then, etong mutyanan langgam. Ang mutyanan langgam, dalin nyo lang po. Hal, pengi naman ba toon mo dyan? Damihan mo. Hal! Ang kulit mo. Penging maraming ba toon mo? Pampipri ko. Meron pong nagchat sa akin, nabasag daw yung ba toon mo niya. Kumuha daw siya sa akin. Nagtataka lang ako paano nabasag. Ang dami-dami nyo pong kumukuha, di ba? Minamason nyo pa. Hindi naman nababasag. So, siguro kung gano'n na nabasag, hindi ko rin alam kung ano kasagutan nun, bakit nabasag. So, ang dami na pong kumuha sa amin, siguro 2,000 kilo ang kinuha na po sa amin. So, test manalo ba yun? Bagal mo, bahala ka dyan, matambakan ka dyan. Manalo test. Chico! Ito, nagpapapansin ka na naman. Binabangga mo na naman yung stand. Eh. Sakit na tenga, hal. So, may tatlong pre na ba to, Omo, to, ma'am, ano ah, manalo test. Yan na, nagagawa-gawa na sila. Okay, mayroon na akong name niya, sabi ni Manalo Tes. John Versosa, may nakakuha na po si Manalo Tes. Titignan natin kung mayroon pa dito. Hindi ko kasi kabisado. So ito, daming bato Omo. Oh. Ibigay lang natin sa inyo yan. Ito yung primo pa. Tatlong bato Omo. So, yan. Kay Manalo Test. Bali, ang primo ay tatlo. May kasama ng dasal yan. Pwede nyo po sa amin hingiin yung dasal. Yung iba kasi pagka mga mutya, hindi na dinadasalan. Pero kung gusto nyo lumakas lalo, dasalan ninyo. Manalo Test.
15. Okay, abang-abang lang kayo dyan mga lods. Ang dami tayong papakita. Ayun, mutya nga yata ng langgam itong isa na to. Oh, mutya nga ng langgam. Hindi lang siyang ganong maganda. Eto, isa pang mutya ng langgam mga lods. Hindi, paano ba natin papakita itong gulo ng camera ko? Ayun yung mutya ng langgam sa loob. Mangilan-ngilan lang siya, hindi katulad na kuha ni Manalo Test na marami. Ask ko na lang, love mo sa dasal. Anong love mo sa dasal? Ano po yun Manalo Test? Ano po yung love? Jan Paril, Milagrosa. May order daw si Jan Paril na Milagrosa. Ano daw yung update sa kanya? Wala pa, sa linggo pa ako magpa-shipping. Okay, Lord, sa linggo pa siya magpapa-shipping. Huwag naman kayong magmadali. Alam nyo naman kagagaling lang natin sa mahal na araw eh. Kung gusto nyo, refund na lang yung pera ninyo, yung mga nagmamadali. Pwede naman po tayo mag-refund. Alam nyo, nakagagaling lang po natin eh. John Versosa. 1.5 loads, pareho rin yung free. Kay John Versosa. Ibig ko, asko, asawa mo. Ah, magtatanong ka kay Mrs. Nag-chat na yata siya dyan, si Manalo Test. 1.5 yung bigay ko dito, John Versosa. Kukunin mo ba? Imamain mo to. Ganon din yung free niya. Parehong-pareho. Dun sa pre ni Mrs. Pagka imamain mo, type mo lang mine. May picture ka ba niya mutya ng ipo-ipo original? Wala na, Lods. Wala nga yung mutya ng ipo-ipo ko. Hindi po ako mahilig magpipicture. Mahilig po ako mag-live. Kasi mas maganda po yung nakikita po ninyo ng ano eh, ng harapan sa live kaysa po sa ano. Kasi yung picture pwede nating dayain yun. Good evening kay Antingero ng Sultan. Shoutout sa'yo, mapagpalang gabi. MJ Mira, shoutout din sa'yo. Inaantay ko po yung sagot ni Versosa kung kukunin mo. Pag kukunin mo, imain mo po. Type mo, mine. Papalo up lang po kay John Versosa. Apat lang. John Versosa. Tama, John Versosa. Kung imamain mo po, type mo lang mine. Kung pass, pwedeng ipass. Kasi marami pa po tayong ipapakita eh. Naantay ko lang po. So, wala. Ang dali lang Ibarra, Paulito, Ibarra, Lozano. Siya yung nag-mine. Antayin lang natin. Okay, pass. Ang pinapamine po yung mutya ng langgam. So, meron po ditong isa si Paulito Ibarra Lozano. Sure po yun, Paulino. Paulino Ibarra Lozano. Sure po ba yun yung sayo? Pa-check po ulit kung mine. Kay Paulino. Double check ko lang po kung imamine nyo. Kung imamain mo po, sa'yo ko ibigay yung mutya ng langgam. Sure, sir. Paulino Ibarra, sure daw. Paulino Ibarra. So, okay dun sa kay Paulino Ibarra. So, 1.5, sir, yung ano po natin. Kasama na po yung shipping. Ito po. Tapos yung fish pearl ni Mangyan. Yung fish pearl, sa swerte din to. Boss, may mutya ka ng langka at magkano. Wala na po, Lods. Yung mutya natin ng langka, bihira ngayon. Tag-ulan po yun, marami. Ito na yung fish pearl, o yan. Hindi po ito omo, ha. Bapukpukin nyo to. Hindi po yan omo. Meron, binigyan ko na ito, na pre, pinukpok. Tapos, 10 elements. Ito, Lods, yung 10 elements mo. Then, tatlong bato omo. Hindi magkakasin laki ng laki ah. Ang omo naman talaga, hindi naman talaga magkakasin laki. Tsaka yung hugis, yung iba, kudrado, yung iba naman ano. So, yun Lods, ito yung sa'yo. Nandyan ah, Paulino? Yung Ibarra. Ibarra. Okay, Paulino, sa'yo na to. Pangalawa sa nag-mine. Ito na, siguradong matutuwa kayo rito. To mga Lods. Original na itlog ng
tagak o talabong kung tawagin. Paano natin malalaman kung tunay siya? Kuha ako ng sample itlog. So, yung ginawa ko pang sample, yung piece. Kasi marami mapipikon eh. Piece tayo dun sa mga mapipikon dyan. Yung mga nagbebenta ng marmol. So, eto. Kung kulay puti, meron ako mga puti nito. Kaya lang naubos na. Kung kulay puti, katulad nito na puti, kapag ito, tinapatan nyo ng ilaw, tunay na itlog po ito ha. Yung sa prosperity egg ko po ito. Nandun sa lamesa. No? Santelmo daw kapatid. Wala po, Lods. Ang hirap po hanapin yan, yung sa Santelmo. Meron na sana, napaso lang ako. Hindi po sa akin yun. Ano? Talaga itong mga alaga namin, pag nagla-live kami, mga nagpapapansin. Wala po tayong Santelmo. Napaso po kasi ako. Hindi sa akin yun pag gaganon. So, nakalagay dito, peace. Di ba, gumawa po tayo ng prosperity na egg. So, kapag kahit kulay puti siya, makikita natin yung similya kapag inilawan natin yan. So, may makikita kayong similya dun sa bandang ibabaw. Naninilaw yung pinaka-ibabaw niya, mga lords. Ayun, oh. Kitang-kita. Pag tinatapat natin, padilimin lang natin mga kaunti, mga lords, ha. Wala pa rin. Hindi makita. Sobrang liwanag. Ay. Ayun. Ayan mga lods, di ba may dilaw kayong nakikita? Yan po yung similya. Yung nakikita natin na dilaw. Pero kulay puti siya. Ngayon, palpakibalik. Ngayon, kapag kang isang itlog, malalaman mo kung tunay o hindi, dapat may similya siya mga lods. Kitang-kita natin yung similya o yung kulay dilaw na bahagi. Kahit na fossilized na siya, kahit na naging mutya na siya, dapat may bahid ng similya na makikita ka doon sa loob. Yan yung mga tunay. Kahit ipakita ko yung napakarami ko rito, lahat yun may similya doon sa loob. Kasi yun yung isang part na naiiwan sa mga mutya. Kung paano siya, nung siya ay hindi pa mutya, nung kalikasan pa siya, alikas na itlog pa, kapag siya ay tumigas na o nadilaan o napatakan ng laway ng mga engkanto. So, yun po yung isang mga sinasabi sa libro, na laway ng mga engkanto, yung bumubuo para maging, hindi po ito history o alamat. Ito po yung katotohanan na kung bakit ang mga mutya ay nagiging mutya, inaalagaan ng mga engkanto. So, ito mga lods sa kukuha, ibibigay ko lang din ng 1-5. So, sino yung magmamay nito? Napaaganda po talaga nito. Ayan o. Paano ba natin ipapakita? Ang liwanag kasi sobre. Paulino, sa swerte rin po ito. Paulino Ibarra Lozano. Sa pampaswerte po, then, may mga nagsasabi, no? Hindi ko lang subok. May mga nagsasabi na kapag may tangan-tangan ka daw, ano nagsasabi po sa akin ito, mangyan? Bago po kasi nila ito ipabenta sa akin, itong mga mutya ng itlog na to, tinatanong ko kung ano yung mga visa niya, saan siya gagamitin. Kahit na alam ko na yung visa nung yan, hindi naman lahat alam ko eh. So, kailangan tanungin ko rin sa kanila kung ano ba talaga mga benefits nito na sa atin. So, ang benefits nito, kung kayo ay magtatangan nito, mahina ang similya ng inyong pagkalalaki, no, mahina ang similya ng inyong pagkalalaki, ay pwedeng tumaas yung percentage ng inyong similya. So, iyon yung karagdagan sa kanya. Then, meron din siyang pampaswerte sa negosyo, pampaswerte sa bahay. No, pampaswerte din sa pera. So, ito po. Ayun, may nag-mine na. John Ray Tamayo. Isure mo, Lods, John Ray Tamayo. Type mo lang sure mine. Type mo sure mine para ano tayo. Then may pre din ito. Pare-pareho lang yung pre na ibibigay ko ngayon. Available po ba yung Omo na crystal? Magkano po? Wala tayong Omo na crystal. Wala pong ganun.
Kung kristal yun, pag pinukpok yun, basag po yun. Tsaka hindi po, sure po yun, hindi po yung batoo mo pag kristal. Yung batoo mo natin, ganito lang oh. O John Ray Tamayo, sure mind. Iba-iba yung hugis ah, lods ng Omo. Primo. Tsaka to. Ten Elements. Then yung Fish Pearl. Ito sa swerte rin, yung Fish Pearl. Napakaliit lang po nito, ingatan nyo. Balot nyo po sa green na tela. Yan, nandun na siya sa loob. Pakita ko lang, Lods. Kasi kaya hindi ko may pakita ng ano, baka tumalsik, ilang peraso na lang siya. Yan yung Fish Pearl. Kamukha ng Omo. Huwag nyo pukpukin, mabawasag yan. Then, ito yung kinuha mo. Meron ka pang liklay. Meron po, may liklay tayo dito, kaya lang rainbow liklay. Wala na po tayong, ang ano po natin, yun, explanation po mamaya. Okay, yan, kay ano, kay John Ray Tamayo. Oh. 1.5 din. Okay, nakatatlong set na tayo. Explain ko po sa inyo tungkol sa liklay. Yung mga nag-order po ng liklay, kung hindi pa namin nila ipapadala sa inyo, please lang po, magtiwala kayo na ipapadala namin yan. Ang problema po, wala sa amin. Ganito yon. Nung una, napakabilis ng deliver mula from Taiwan, Thailand. From Thailand to Philippines. So, ang naging problema, hindi ko na i-post yung mga nahuli na sa custom sa Pilipinas. Ang liklay po natin, nasa Pilipinas na, nasa custom na. Kaya lang po, nadamay kami dahil yung aming parcel, no, from Thailand. Kahit tanongin nyo po yung mga may liklay ngayon, taghirap po talaga sa liklay. Kaya swertihan na lang po kayo ngayon sa liklay na makakuha. Ang marami po sa atin yung rainbow liklay. So, yung rainbow liklay, pag naubos to, hindi namin alam kung paano kami magpapadeliver. Kaya po nauna to, ipinasabay po namin doon sa kapatid po ng ano, ng isa sa nagliliklay din. So, ayun. Yung kanya, hindi din dumating. Yung death liklay. Ang nandito po sa atin, yung rainbow liklay. Ito, mga lods, yung rainbow liklay natin. Wait lang ha. Hanap tayo ng rainbow talaga yung kulay. Paliwanagin natin. Yan. Ito yung rainbow liklay. Nagre-rainbow siya. Ito yung sa swerte, sa trabaho, at sa negosyo, at sa pera. Yun po yung rainbow liklay. So, ayun. Yung liklay po natin, na-trap doon sa custom. Dahil may nahuli po na bulto-bultong marijuana. So, ayun. Lahat po ng mga galing sa ano, sa Thailand, nakakatakot nga po kasi ang laking pera po yung pinakawalan ko doon. Sipin po ninyo, hindi naman po pinupulot ang pera. Tapos, nakasama yung order ko sa na-trap. Eh, bahala na si Batman kung siguro bubusisiin pa nila yun, titignan, no? Wala, may kaibigan po tayo sa custom, kaya lang hindi ko po alam kung saan sa custom dumating. Tsaka napakarami po, libo-libo yung items na nanggaling ng Thailand na iba't ibang uri. Nadamay po dun sa ano, kahit yung mga damit na galing ng Thailand, nadamay po. Nadamay sa, tawag nito, nadamay sa Binan. So sana sa meron, may St. Benedict tayo. So ayun mga lords, punta tayo dito naman sa isa pa. Napakaganda rin na itlog ng, yan yung kanyang itsura, tutuka na yan mga lords ha. Itlog. So, itlog din siya ng talabong. Itlog ng talabong, may mga design-design, may mga muka dun sa loob. Hindi ko alam, hindi ko pa natitigan to kung anong design nito. So, 1.5 din. Mucha ng talabong sa pampaswerte. May nagsasabi rin na may ang talabong meron din po daw sa kabal. Pero hindi ko pa na-testing. Swerte sa negosyo. Sa pera at sa trabaho. So yun, kung magmamay nito. Thank you kay Berpeden, Berpeden MJ Gallardo sa atin pong member. So sa send ng star, thank you sa pailaw.
So, eto, kung magmamine, imine nyo dyan. Ayun, Peli Adriatico, nagmine din. Okay na. Sure mine po. Type po, ano, Peli Adriatico, sure mine. Ganon din po yung print nito, ah. Itong fish pearl. Kung hindi abutin yung ibang magmamine dyan, pasensya na po dun sa fish pearl kasi kakaunti lang yun. Tapos, ito. 10 elements yung primo. Then, tatlong bato omo. Ayan. Kay Peli Adriatico, na ano mo na dyan. Okay. Sure mine. Okay, sure mine na si Peli Adriatico. Pang fourth set po natin. Ito mga lods, dun sa nagtatanong. Hala, RJ Seralta. Nakiagaw, nakisure mine din. Pabili po ng Rainbow League Lie. So, yung ating Rainbow League Lie, ito po, ay 1K po ang bigay namin dito. Kung iniisip ninyo, mababa, tapos may kasama pa siyang lalagyanan, ganun po talaga. Kasi mababa lang din po ang bigay sa amin nito. No, mababa yung bigay sa amin. Kaya, binibigay din namin na mababa. Kung hindi po tayo nananagasa, no, pasintabi po sa mga liklay seller dyan. Hindi po kami nananagasa. Kung nasagasaan man yung presyo ninyo, is Christian Mariano mine daw. Christian, eto yung primo. Christian Mariano. Sure mine nga, Christian Mariano. Sure mine mo nga. Ito yung primo. Tatlo rin siya. Then meron ito. Tapos, fish pearl. Bali, tatlo-tatlo po yung pre ninyo. Yun, no? Pasintabi po sa mga nag-ano ng ano, ng leak life. Pasintabi po kung 1K lang namin binibigay ito. Pero ito po, ano, Christian Mariano, yung shipping nito, sagot mo, ha? PM mo na si Mrs. Ayun, ang tingero kong batero. Shoutout brother watching from Aklan. Parang ang tingero kong batero. Iba pala. Ang tingerong manggagamot pala yung blinak ko noong nakaraan. MJ Mira, Rainbow League Lie, sure mine. Okay, kay ano to? Christian Mariano. Christian Mariano. PM ka, Lods, ha? PM ka kay Mrs. Ha? Paano mo makukuha? PM mo to. La, slow connection po ako. Wait lang, ah. Christian Mariano. Ito po, oh. PM mo po si Mrs. Song Hadjin. Ayan po, inano ko na. Si MJ Mira, Rainbow League Lie. Okay, kay Christian ba to? Okay, MJ. Lagay ko po muna yung kay MJ, no? Wait lang. Si MJ, lagi naman nag-order yan. Tatlo. Then, fish pearl. Tsaka to. Yan na, Lods. MJ Miran, dito na yun sa'yo. Wait lang. Yan, o. Rainbow talaga siya. Nagre-rainbow yung kulay. Pag sinabing rainbow, liklay, Lods, rainbow talaga kulay niya. Ito, mga Lods, o. Oh. MJ Mira. Al, ito. Sino pa, dun sa ano, sa rainbow, liklay? Mercy Narvaez. Sure mine. Oh, MJ Mira, tsaka Mercy Narvaez. Itlog ng manok. Wala na, Lods. Yung itlog ng manok natin. Lumipad na. De, joke lang, ha. Wala na. Lumipad na dun sa nakabili. Ayan. Kay Narvaez. Mercy Narvaez. So, ito yung pre. Tatlong bato omo. 10 elements. Then, fish pearl. Wala na, Lods, sa pasensya na dun sa ano, sa itlog ng manok. Sa susunod na lang, wait mo na lang.
Papahanap tayo kay Mangyan ulit. Magaling maganap yung Mangyan na yun eh. Minsan nga gusto kong sumama doon, ayaw ako isama. Malalaman ko kasi yung kuweba na kinukuha na nila. Paulino Ibarra Lozano, hal, sama mo na sa kanya to. Pangalawang order mo to, no, Paulino? Pero, ano ah, ganun pa rin yung primo, Paulino. Tatlo pa rin. Ilagay lang sa plastic. Ilagay ko? Eh, baka malito ka. Ganun pa rin yung pre nyo, kahit na paano ko po siya ma-PM. Type mo nga, ano eh, type mo Song Ha Jin. Christian Mariano, Oh, Christian, tignan mo dun sa ano mo, sa account mo. Message request. Message request, hanapin mo dun. Okay, Mercy Narvaez, thank you din. Ito yung pre mo ha, may peace pearl din to, ito. Ayaw lumaglag sa ilalim. Ito sa kabila, oh. Ayan yung maliit. Tignan nyo yung omo. Iba-iba lang hugis, oh. May flat yung puwet. May bilog. So, ganun. Kahit yung order ninyo ay Arday Soralda, itlog ng the flat. Meron pa ba rito? Wala na loads, eh. Mamaya, may papakita ako sa inyo. Matutuwa kayo. Paulino Ibarra, salamat po. Okay, thank you din. Arvin Cordoba, up daw. Arvin Cordoba, shoutout sa iyo. Mapagpalang gabi. Kay Paulino. Mercy Narvaez. Alin po ba tinatanong mo sa liklay? 1K lang po yun. Tatlo na yung primo. Ito mga lods, matutuwa kayo. Kaisa-isahan na lang to ha. Tandaan po natin. Ala, Angel Mar. May umabol pa. Hali, ikaw nga maglagay dito. Samahan mo ng prita, si papakita na lang natin. Naku, paubos na yung rainbow liklay natin. Ilan na lang to. Hindi na tayo. Type kasi nakakabwisit tong costume na to. Hindi to pinupukpok mga lods. Katulad to ng Bato Omo na itim, pero ito yung tinatawag na Bato Omo Bulik. Nag-iisa lang to mga lods. Ito, bibigay ko lang din ng 1K. May kasama din free. Pakimine kaagad sa ano. Christian Mariano, paano po ulit? I-PM mo nga. Ayun na. Pakicheck ang may sisi. Oscar. Ito ba Oscar Oblina? Yung minine mo? Yung Bulik? Dali lang ha, may nag... Naku, ang dami nagmine. Anong may-may-ari? Yung bulit na may-ari. Nakabalot ka na ng may-may-ari niyan. Hindi to, akin to eh. Isa na nga lang eh. Ito, di yan bigay mo. Huwag si yung... Valdez Eman. Si Valdez Eman, di yan bigay mo kay Valdez Eman. May isa pa rito pero hindi ko ibibigay mga lods. Bihira to eh. Akin nga to. Ba't na nangaagaw ka dyan? Eh, isa pa yan. Meron na naman. Ba't hindi mo tinatab eh? Bala ka. Sino yung nag-mine? Kanina, yung tinatanong ko, tayo dyan, di ko na alam kung sinong nauna. Lan, dami nag-mine na, patay tayo dyan. Ngipin ng kalabaw, wala po. Sino ba yun? Oscar Oblina, nag-mine ka kanina. Sure mine ba? Pag hindi mo sinure mine, ang dami na dyan, no? Ang dami na, bahala ka dyan. Bira kasi itong ano, bulik, promise. Sa Mindoro lang neto. Ayun, Oscar Oblina, mine po. Ito yung Primo Lods, oh. Meron na po si Oscar na nakakuha. Ganun po kasi sa amin, kung sino una nag-mine, yun po iaano namin. Ito yung Primo. Manalo test, meron na po. Pasensya na. Abangan mo na lang yung iba pagka may nakuha si ano, pag may nakuha ulit si Mangyan. Ayaw po kasi sa amin ituro ni Mangyan yung ano, kinukuhanan. Kami na po sana bababa ng Mindoro. Ayan po, oh. Ayan, may maliit pa.
Tignan nyo, sa 1K. Magkano sa iba to? 500. Oh, 500, 500, di 1.5, di parang print na lang yung ano, pinagaano ninyo. Oscar Oblina, Al. Oscar Oblina, chat mo na lang si Mrs. Ha. Eto, dun sa mga ano, wala na pong bulik, Valdez Eman. Andito na, Valdez Eman, yun sa'yo. Huwag kang mag-alala, nandun na. Kasi tatlo lang to. Umaba tuloy yung nguso ni Mrs. Muntikan kung maipalimusan. Kasi ang problema sa kanya, ay, kulang. Ito po, chat ninyo doon sa mga nag-order. Song Hajin. Bakit ganun? Ayun. Ayan mga lods. Pakiclick nga yung Song Hajin kung lalabas. Alam ko lalabas yan eh. O liklay. May liklay pa dito. Sino po yung gusto pa ng liklay dyan? Dali, at tayo'y mag-aano na. Sa mga mag-o-order po, mag-PM na lang kayo. Pwede limang piece per lang orderin ko, Lods. Hindi, Lods, kasi hindi ko po pwedeng ibenta kapag ka binigay lang sa akin. Kasi may pag binenta ko sa yan, magagalit sa akin yun. Christian Mariano. Alin po yung sure mind mo? Christian Mariano. Magagalit po sa akin si Mangyang kapag binenta ko sa inyo. Kasi may promise ako sa kanya. Kapag kabigay lang niya sa akin, wag daw ibibenta. Pag binenta ko sa iyo to na 5 piraso, magagalit sa akin yun. Ang sinasabi niya sa akin, kapag may nag-order sa iyo sa mga ano niya, gamit niya, ipang pipri ko. Magkano daw yung liklay? 1K po yung liklay, rainbow liklay. $1,000 po yung rainbow liklay natin dito. May niya ulit, yung hawak ko. Bali, dalawa na, Mercy, Narvaez. Sure mind mo nga, Christian Mariano. Ay, Christian Mariano. Christian, meron ka na daw ah. Rainbow liklay. Hindi po, wala pong bawal-bawal dito. Linsalting. Hal, kay ano, Valdez Eman. Alam ko kung bakit main kayo ng main, hinahabol ninyo yung pre. Dalawa daw. Kay Mercy Narvaez. O, yung pinakita ko, baka may nakita siya rito. Ano ba nakita mo rito? Bakit may 9 mo ulit? May mukha ba? Talas kasi turn time nito ni Mercy. Ganun pa rin yung pre mo, kahit dalawa yung in-order mo, dalawa pa rin. Yung... Ganun pa rin yung pre nyo. Dali ha, isa-isa lang. Yung liklay po sa pampaswerte ito, tsaka sa kontra din sa kulam, kontra kamalasan. Hindi to bawal sa sementeryo, hindi rin bawal sa lama, hindi bawal sa patay. Hindi ko lang alam kung bakit yun yung ano nila. Kasi ano to eh, Thailand amulet. O Mercy Narvaez. Tapos, Valdez Eman. Okay tayo dyan. Ilan na lang itong liklay natin. Itong sa tali. Valdez Eman. Ito yung sa'yo. Parang may bata sa loob. May bata na may ano. Ganon talaga Mercy Narvaez. Talagang yung pre. Kahit na mag-order kayo ng 10 klase din yung pre ninyo. Valdez Eman. Ito kay Valdez Eman. Oh, sino pa po sa Rainbow Liklay? Dalawa to. Ang omo po na natin mulawin. Ano ba 'yan dalawa pangalan? Dalawa order ni Kuan, Valdez Eman. Nag-Rainbow Liklay ba siya kanina? Sabi mo dalawa. Mercy Narvaez. Dalawa, kanya. O, yan. Kay Valdez Eman yan. Excuse me. Si Mrs. Nalilito na rin sa inyo. O, yung bato mo po namin,
Mercy Narvaez, pasok na mi, work pa PM mamaya si Sisong. Okay. Okay, ano, Mercy Narvaez. Commander, may death leak like ka pa po ba? Wala na, wala. Wala na dito, pero nasa costume pa. Padating pa lang, hindi natin maano. Gilberto Moral, isa rin daw sa kanyang Rainbow League Lay. Bagong nag-order to, si Gilberto Moral. Risa. Wait lang, Risa. Dito munta tayo kay Gilberto Moral. Ito yung sa'yo. Ayan. Gilberto Moral. Yung fish pearl na pre po ninyo, ha, lalagay po ninyo sa kulay green na tela. Tapos lagay nyo sa wallet nyo. Kaya kwintas ninyo yung ano, kasama yung tela. Ito. Gilberto Moral. Nakikita mo ba dyan? Okay, nakikita naman ni Mrs. PPM na lang kayo nito mamaya. Ah, tapos tignan nyo po dun sa, kung bago pa lang kayo mag-order, tignan nyo dun sa ano. Tapos si Risa. Hala. Si Angel Mar. Sure na sure ako rin. Ako kunin. Risa. Horkia. Coming. Risa Horkia coming. Eto mga lodso. Kay Risa. Kunti na lang. Hala, wala na tayong liplay. Visit kasi itong costume na to. Ano ba yan? Bakit iniipit ninyo? Sana yung mga drugs lang iniipit ninyo. Huwag na po kami madamay. Kung may nanonood na taga-costume dito. Ano ba pangalan nito? Risa Horkia Coming. Eto oh. 1K to 100 yung shipping yan mga lods ha. Baka magtaka kayo. Oh, kay Risa. Sino pa mga lods? Wala pa kasing laman Gcash Ryan Ramos. Okay, okay lod. Pasabay ko po sa Milagrosa medallion ko po. Diyan pa rin alin papasabay mo. Ah, kapatid niya si MJ Mira. Magkapatid kayo. Sino maganda sa inyo? Joke lang. Maganda at mapagpalang gabi sa iyo at sa pamilya mo. Gabayan po kayo ng mapagpalang Diyos, Ama, Diyos, Anak, Diyos, Espiritu Santo. Na-late yata ako. Hindi po. Hindi po kayo na-late. Tama lang. Okay, mga lods. Jan Paril. Okay, kay Jan Paril. Last na to, mga lods, ha? Kasi hindi naman kasi itong importante sa atin eh. Kung gusto po ninyong mag-order, mag-PM na lang po kayo sa akin. Huwag dito. Page po ito ha, page. Hanapin nyo yung Commander Leon Yezua Amasia. Commander Leon Yezua Amasia, 24K followers. Wala kayong ibang i-add, wala kayong ibang i-PM kapag hindi nyo nakikita yung 24K follower. No? Tandaan po natin, marami pong Commander Leon na ginaya yung account ko. Mga scammer po yung mga visit na yun. Jan Paril, ito na yun sa'yo. Lagyan natin ng fish pearl tsaka bracelet. Kasi ano na tayo, punta na tayo dun sa orasyon. May fish pearl na ako. Ryan Ramos, Commander Liklay. Umabol si Ryan Ramos. Last na po. PM na lang ako kung gusto mo. Ryan Ramos, ito. Hindi, babalot ko na. Last na to. Tapos hindi na po ako mag-ano. Commander, paano po yung order ko na bracelet po na may free po na mutya ng isda 10 elements sa kaomo? Anong paano po? Paano gagamitin? Anong klaseng paano po? Ryan Ramos, ito yung sayo. Last na to. Alam ko po na maraming mag-order pero hindi po ito kasi priority ko ngayon. Ang priority ko ngayon yung magbigay sa inyo ng orasyon. Makakatulong sa inyo ng lubos na pang-araw-araw niyo. Ito na dyan. Ryan Ramos. May fish pearl to. Oh, Ryan Ramos. Ito yung fish pearl nyo. Yun o. Oh. Ba yan? Lumiliwanag. Pasensya na kayo. Hindi ko kayo ini-snab.
Pwede naman po kayo mag-PM at mag-order, di ba, mga lods? So, alin ba yung importante? Yung katuruan o yung o-orderin ninyo? Siyempre, mas importante dito yung mga orasyon na ipagkakalob sa inyo. Kasi alam ko naman na maraming nagkakalob ng mga orasyon na hindi naman din nila naintindihan yung kanilang pinagkakaloob. So, ayun, sa lahat ng bagong nanonood, sa 141 viewers, mapagpalang gabi. Magkano mapagpalang gabi po, Commander? Order po ako, Liklay. Okay, Nininta Cheng, PM ka po kay Mrs. o kaya sa akin. Commander, may Tres Pico. Meron po, Tres Pico Aroma Iya. Wala po tayong Roma. Yung Tres Pico 7 Arcangelis po nandito. PM na lang po kayo. Ano na po tayo? Segway na po tayo dyan sa Limusan. So, pansin ninyo, ang dami nag-order, pero inaano ko, pinapas ko muna. Bakit po? Kasi alam ko naman na mag-order talaga kayo. Mag-PM na lang kayo. Sa iba to, pag-aaksayan talaga kayo ng panahon, kahit na magdamag dito, talagang okay lang. Ah, 160 per views. Okay, thank you po, Ma'am Yasi Choi, sa follow-up mo. Okay, mga lods, itong bibigay ko. Mahilig kayo sa pampaswerte, di ba, mga lods? So, nung nakaraan, puro depensa. Ang dami na natin pinagkakalob ng mga depensa ng mga orasyon. Tanda po natin, hindi natin kailangan ng poder, pondo, bako, do anuman ng mga lumalabas sa mga bibig ng kung ano-anong mga baguhan sa espiritual na pag wala kang pondo, wala kang poder, wala kang bako, hindi gagana. Tandaan po natin, ang mga orasyon, ipinagkaloob sa atin to ng Diyos upang gamitin natin sa tiyak na kapahamakan. O magamit natin na ang mga bisa nito ay para sa pampaswerte. Kung hinahanap nyo ang susi ng mga orasyon, tandaan po natin itong ating kalooban. Kapag yung kalooban mo, naniniwala ka na gagana to sa'yo, 100% gagana po to sa inyo. Tandaan po natin, hindi yung sinasabi, sasakit ang ulo mo, magkakasakit ka, hindi po totoo yun. Kapag ka itim ang orasyon, at may halo itong itim na karunungan, talagang sasakit ang ulo nyo. So ito ang sabi dito sa number 57, kinuha po natin ang karunungan sa aklat sekreto ng 3M at 9 Llaves dito. Ito po yung 9 Llaves na libro, yung pinanggalingan, no? Commander, kung sakali makapunta ako bukas sa inyo, pwede po ba dyan lang pumili ng gamit o mutya? Pwede po, napakarami mutya dito, bahala kayong pumili. At sa mga pumupunta dito, tandaan po ninyo, pagka pumunta po kayo dito at bibili kayo ng gamit, napakaraming omo po yung maiuwi ninyo. Kasi hindi naman namin maubos yung omo dun sa hinuhukayan eh. Pag naubos yun, wala na tayo mga pre. Kasi ubos na. Number 57, tuwing umaga bago ka bumangon sa iyong hinihigaan, ay sambitin mo ang orasyong ito, nang sa ganun ay mapanatili mo ang magandang swerte sa araw-araw. Tandaan po natin, para sa swerte to. Mapagpalang gabi kay Joselo Bakunan, shoutout sa'yo. Aileen Pakatang Makipig, shoutout sa'yo, mapagpalang gabi. Ulitin ko, number 57, tuwing umaga bago ka bumangon sa iyong hinihigaan, ay sambitin mo ang orasyong ito, nang sa ganun ay mapanatili mo ang magandang swerte sa araw-araw. Narito po ang orasyon. So, ito isang technique, mga lods. Bigyan ko kayo ng technique. Ang technique po dito sa orasyon ito, isulat nyo sa malaking papel, no? Sulat mo sa malaking papel, idikit mo sa kesame. Sa RJ Soralta Munchil. Okay po, punta lang po kayo dito. Sa mga magpapagamot, punta lang po kayo dito bukas. Sa mga maglilimos ng mga mutya, punta lang po kayo. Andito po kami bukas. Pag naisulat nyo na sa papel, idikit nyo sa kesame. Yung malaking sulat. Di ba ang kautusan dito, ang pamiling, tuwing umaga bago ka bumangon sa iyong higaan ay sambitin mo ang orasyong ito nang sa ganon ay mapanatili mo ang magandang swerte sa araw-araw. So bago ka daw bumangon, banggitin mo na to. So kung ito ay nakalagay sa notebook mo, kukunin mo pa yung notebook mo, di bumangon ka na, ang sabi, bago bumangon. So ang technique nito, sulat mo na dun sa kesame ng bahay mo, sa papel, dikit mo yung kesame para pagmulat ng mata mo, pagmulat mong ganyan, nakikita mo yung kesame, nakikita mo yung orasyon, banggitin mo ng 7 ulit.
Pitong ulit po. Dito, walang pamilya na pitong ulit. Ang ginagawa ko dito, pitong ulit kung binabanggit yung orasyon bago bumangon. Ang orasyon ay Duik Milam, Kuriok Nim, bigyan mo ako ng magandang swerte sa araw-araw. So, pampaswerte po ito, mga lods. Peng Escabe, ipapacheck ko kay Mrs. mamaya. Peng Escabe, hal, pakicheck. Wala pa daw yung order niya. Baka hindi pa dumating. So, yung pangalawa pong orasyon, sabi, sa ilalim ng unan po, pwede mataas na kay sami po eh. Pwede, sige, lagay mo sa ilalim ng unan mo. Pwede po ito, ma'am. Number 58, pangsuheto sa mga mababangis na aso at hindi ka kakahulan, pamamaraan. Uy, tandaan po natin kung may nanonood po dyan na ano, na may masama kayong balak na sa kapitbahay ninyo para hindi kayo tahulan ng aso, huwag nyo po itong gagamitin. May mga karma po ito. Gamitin po natin sa mabuti. Kung lagi kayong tinatahulan, takot kayo sa aso, dun nyo po gamitin. Yasi Choi, ginawa ko na yan, effective. Uy, thank you po sa follow-up ni Ma'am Yasi Choi. Effective po daw to. Naibigay ko na po nakaraan to eh. Sa mga wala pa, inuulit ko lang yung ano. Pangsuheto sa mga mababangis na aso at hindi ka kakahulan, pamamaraan. Sambitin po ninyo ang salitang ito ng paulit-ulit bago ka pumasok o habang ikaw ay pumapasok sa lugar na may mga mababangis na aso at sigurado po na hindi ka kakahulan ng mga yaon. Narito ang salita. Dalawang salita lang, madaling tandaan. Eskreterem. Eskreterem salvame. So, ganun po kaikli. Kabisado ko po yan. Si Yasi Choy talagang ano to sa spiritual. Gifted sa spiritual. Okay, mga lods, ha? Para po makita ninyo, hawiin ninyong ganun. Hawiin yung ganun, mawawala po yung mga... Mawawala sa screen yung mga comment. Wala po. O kaya, wala pong mag-ano, wala po munang magko-comment. Wait lang ha, wag po muna kayo magko-comment. Lalagyan ko po ng dot. Napakaraming dot yung ilalagay ko para makita po ninyo yung isesend ko na orasyon. Ayan, isimor po ninyo. Ay, may naiwan pa. Dapat tinabaan ko pa. Meron pa nakalagay na pa shoutout eh. Hawiin nyo na lang po kung ano. Okay, try ko. Mag-ulit lang ako. Wait lang ha, habaan ko. Tapos pindutin nyo po yung simor. La, slow connection eh. Wait lang mga lords, slow connection ako, hindi ako makapag-type. Sabi ko, wala mo po munang magko-comment. Ayan, meron na. Pindutin nyo po yung simor. Makikita nyo po, mawawala. Nakko, may nag-comment. Jo Marie, ano ba yan? Sabi ko, wala mo na magko-comment. Ayan na, may nag-comment pa. Yan na. Bahala kayo dyan. Papakita ko to sa inyo. Kukulit po ninyo eh. Kanina, inano ko na eh. O kaya, scroll nyo na lang po. Scroll nyo. Tapos makikita nyo yung mga dot. Yan, malinis na yan. Akin na hal, cellphone mo. Yung si, pa-explain ko sa kanila. Ang dami po kasi makukulit. Pag sinabi natin, wag na po muna kayong mag-comment. Wag na po muna kayong mag-comment. Mamaya na po kayo bumati. Kasi magbibigay tayo ng orasyon eh. Ito mga lords, pinindot ko yung simor. Di ba nawala yung mga comment? Dot na lang ang nakikita po ninyo. Dot. Ibalik nyo sa dot, sa ano, dun sa, hanapin nyo yung Commander Leon, tapos makikita ninyo dot na lang, ayan, tas simor nyo. Ayan, simor. Dot na lang siya, di ba, malinis na screen. Di pag nag-screenshot kayo dyan, wala pong nakasagabal dun sa inyong screen. May new comment na naman. Ang kukulit ng mga taong ito eh. So ayan mga lords, bahala kayo dyan kung di kayo nakikinig. Okay, paki-screenshot yung ating orasyon.
Andiyan na lahat ng pamamaraan. 7 beses yan, ha, yung pampaswerte. Okay na mga lords, nakita nyo na. 2 oras yung kagad yung ipagkakaloob natin sa aso at saka sa pampaswerte. Okay na ba? Wala na pong magko-comment kasi sunod-sunod na to. Okay na. Magko-comment ako dito ulit tapos pindutin nyo si more. Pag may nag-comment pa, bahala kayo. Hindi ko na to aanuhin. Ang hirap kaya mag-type ng dot kasi may ayan, pindutin nyo po yung C-more. O, diba? Pag pinindot nyo yung C-more, wala na pong wala nang comment na makikita. Then, wala, mamaya na po kayo mag-comment. Pindutin nyo yung C-more dun sa ano, tinight ko. Di mawawala na yung mga ano, mga comment ninyo. May screenshot nyo ng malinis yung ating orasyon. Mamaya na po kayo mag-comment kasi yung comment pwede naman eh. Haba. Kung ikaw ay maganda to ah. Pero hindi pa kakayanin ang ano ninyo, katawan ninyo. Malakas. Wait lang, hanap pa tayo ng orasyon mga lords. Hindi pa po kasi kami kumakain eh. Hindi pa kasi kami kumakain, kaya katakot yung ibang orasyon dito. Wait lang mga lods ha. Lang, hanap pa ako. So ito, dahil pinagkakalubang ko kayo ng mga orasyon, hindi pa kasi kumakain kami mga lords, kaya iaano ko. Ay, may bumati na naman. May nag-comment na naman. Tingin pantakit, hal. Di ba pinagkalooban ko kayo ng mga orasyon? Just in case na hindi gumagana yung mga orasyon sa inyo mga lords, ang gagawin po ninyo, dasalin nyo muna tong orasyon na to. Ay, ang kukulit. Bahala na kayo dyan, yung mga nag-comment na naman. Meron na naman comment, paano nyo may screenshot to? May comment na naman kayo dyan. So, sabi dito, kapangyarihan upang maging mabisa ang alinmang orasyon, ito po ay inyong sasambitin pagkatapos masambit ang anumang uri ng orasyon. Magkakaroon ng kapangyarihan at magiging mabisa ang anumang orasyon. So, ibig sabihin, kapag, halimbawa, binanggit niyo yung orasyon, Jesus Sancti Salvame, di 3 times binanggit ninyo. Isunod niyo tong orasyon na to. Ang orasyon na isusunod ninyo, na pangpaandar ay baam, maam, aibae, aimae, sim, mimkuam, mintuam, maislam. Ito mga lods. Mukha siyang maisyam. Pero hindi po maisyam. Mambasa dito, maislam. Okay mga lods. Dito ko sa taas para hindi mahalo dun sa ano. Sa mga comment nitong mga makakulit na to. Tignan nyo, yung comment nila nandyan. Paano nyo screenshot yan? Orasyon na pampaandar, baam, maam, ay bae, ay mae, sim, mimkuam, mintuam, maislam. Maislam yan mga lods, mukha siyang maisyam.
Ma-Islam ang basa dyan. Okay, na-screenshot nyo na mga lods. 5, 4, 3, 2, 1. Okay na. Okay mga lods. Sa lahat ng mga bumabati, hindi ko na iisa-isahin, no, yung mga bati ninyo. Kami po ay nagugutom, nakakain po kami. Dahil hindi pa kami nagpapahinga. Doon sa mga mag-o-order at doon sa mga bagong nanonood pa lang, balikan niyo po yung video para makita ninyo kung ano yung gusto ninyong orderin doon sa mga ipinakita ng Jesus Magsayo Junior, bagong hairstyle daw. Thank you, Lods. So, ayun, maraming salamat sa inyo sa lahat sa pag-aabang. Baka bukas makapag-live ako, pero kung pagod na kami sa gamutan at sa mga bisita, baka hindi na po tayo makapag-live. So, abangan nyo na lang yung live natin sa ibang araw. Jomari Sablan Commander, salamat sa inyo sa pag-welcome dyan sa inyo. Okay po, thank you po. Yung order ko po, saan ko po siya machat? Doon nga po, Song Hanjin eh, Christian Mariano eh. Kanina pa ko nag-chat na daw sa'yo. Nag-message na si Mrs. Hanapin mo sa spam o kaya doon sa message request. Tignan mo dyan sa ano? Tignan mo dyan sa account mo, sa messenger mo, tignan mo. Makikita mo dyan si Mrs. Sa spam o kaya message request. So, doon mo lang mahanap. Okay, maraming salamat po sa inyo, sa lahat. At mapagpalang gabi, shout out kay Valdez Eman from KSA. O sino pa ba? Commander Leon, salamat po sa binahagi ninyo. Okay, wala pong problema. Sana masama ulit sa inyo susunod, Commander. Okay, Jomar Isablan, thank you. Salamat, Commander, sa mga orasyon mo. Salamat din kay Risa, kay Christian Mariano. Okay, salamat. Salamat po sa mga orasyon, Commander Richard Vergara. Okay po, wala pong problema dyan. Talagang pinagkakaloob po natin sa inyo yan. Sir, anong FB ng misis mo, idol? Ito po, oh. Ilang beses ko na pong tinipe. Tignan nyo po, basahin nyo dyan, oh. Ayan. Kita nyo na po ba sa screen? Song Ha Jin. Yan, kay misis. Okay na po ba? Kanina ko pa po yung tinipe. Sana nababasa po ninyo yung type ko. Yan, Song Ha Jin. Type nyo po yan. It will. Okay po, thank you po. Salamat sa mga orasyon. Okay, walang problema. Huwag po kayo magpasalamat doon. Talagang para sa inyo yun. Talagang pinagkakaloob natin. Para po kayo ay... At nawa, kasihan kayo nawa, no? Nasinid po akong paano matanggal yung comment. Salamat sa pinagkaloob ng orasyon. Okay po. Okay, mga lords, mapagpalang gabi sa inyo. Sa lahat. Kakain na po kami at kami... gutom na, o nga, ang kukulit eh, parang kinder po yung ano eh. Parang kinder yung mga kausap po natin ngayon, yung mga nagko-comment. Kain po muna kami, mapagpalang gabi po sa inyong lahat, at kita nyo yung mata ko, pipikit na, hindi na kaya, so, kasi nag-drive po ako, napaka-traffic. Ano daw, ton-ton. Ayun na, tabunan na. Okay, babay na mga lods. Talagang gutom na at kami kakain na talaga. Salamat ng marami sa inyo sa walang sawa ninyong pagtitiwala at pag-aabang. Yung mga nag-order ng leak line na Rainbow Leak Line, PM kayo kay Mrs. Meron pa po dito, pero konti na lang. So, yung mga mag-order pa, kung ano po maabutan. Yung death leak line po natin, hindi pa dumadating, nasa custom pa. Pagpasensyahan nyo na po muna kami. Kung hindi po dadating yung order namin na galing sa custom, irerepan po namin yung pera ninyo. Ano? Doon sa mga nakaraan pa, nung bago magmahal na araw, nag-order ng Rainbow Liklay. Kung ano po, irerepan po na lang po namin yung pera ninyo. Kaya, pero kung mahihintay ninyo, pwede nyo namang hintayin. So, ano lang, kasi pasensya lang, kasi unang-una, wala po sa amin yung problema. Problema, nasa custom. Kasi dapat nandito na yan eh. 2 days lang yan from Thailand eh. Magkano daw yung liklay? Liklay po natin 1K din kasama po yung mga pre. Okay, mapagpalang gabi sa inyong lahat. Kasihan nawa kayo ng amang kay taas-taasan. At nawa ay nakatulong na naman ako sa inyo ng, sa kalaman, sa lihim na karunungan. Okay, good night na sa inyo lahat mga lords. Mapagpalang gabi.
At nawa ay gabayan kayo ng ating amang kaitas-taasan. God bless you more mga idol. Bye-bye!